So, naisipan ko pong i-share to, yung small achievement namin ng partner ko kasi gusto po namin makapag-inspire din ng mga couples or yung mag-asawang may mga plano sa buhay, ayan, sa may mga gustong gawin, ayan. So, yung masasabi ko lang, sana tuloy-tuloy lang, huwag kayong sumuko, ayan, lalong-lalo na sa amin ng partner ko, LDR kami. So, siya nasa Pinas, ako nandito sa Kuwait. So, tiwalat. Loyal lang, ayan. Tiwala at pagmamahal, tapat na pagmamahal, ayan. Yan lang siguro yung ma-advise ko sa inyo, lalo na sa mga OFW na katulad ko. So, ayun, ako po si Linggay. So, ako po yung taong napaka-adventura talaga, ayan. Kaya nagiging Lisa Adventura siya kasi ako yung taong kahit ano susuhukin, wag lang yung mga kapit-sapitan yun, ayan. Ibang usapan na yun. Siyempre ako yung breadwinner sa amin. So ayan, kailangan ko ng income. So yung income ko dito bilang isang katulong sa Kuwait ay hindi talaga po sapat. Ayan. So nag-isip ako ng mga extra income. Ayan, yung unang na-try ko, nag-try ako magiging reseller. Ayan, nagbinta ako ng mga damit, mga gamit. Ayan. So, yung pangalawang try ko, nagiging networking ako. Ayan. So, unsuccessful tong dalawang to. Ayan. So, hindi siya naging successful para sa akin. So, sa third try namin ng partner ko, nag-invest ako sa pag-aalaga ng baboy. Ayan. So, nag-try kami ng 5 pirasong baboy. Gumawa kami ng kulungan. Ayan. So, ayun, hanggang sa lumaki na sila, yung 4 na yun ay binenta na namin, kinatay na namin, binenta namin. So, nag-iwan kami ng isa. So, yung isa na yon, so, medyo nakaka-ano siya kasi yun yung pinakamaliit na biik na nabili namin. So, ang sabi ng partner ko, parang hindi siguro maganda gawin na inahan. Ayan. So, sabi ko, kaysa sa mawalan ng laman yung kulungan na ginawa namin. Sabi ko, hayaan mo na lang. Sabi ko, dyan na lang siya hanggang sa lumaki. Hanggang sa naisipan kong gawing inahing baboy. Ayan. So, nag-try kami ng partner ko. So, first try, nabuntis na si Bukikang. Ayan, meet my Bukikang. Ayan. Nangalanan ko siyang Bukikang kasi parang sa tingin ko parang swerte talaga si Bukikang sa amin. Ayan. So, nung nabuntis na si Bukikang, nanganak na siya. So, ayun, medyo failed na naman kami kasi sa 11 anak niya, 8 talaga yung namatay. So, 3 na lang natira. Ayan. Yung 3 na yun, ayan, si Meet My Book and King and Kang. Ayan. So, habang mag-iisang buwan silang mula nung ipinanganak, ayun, failed na naman kami kasi namatay na naman si Kang. Ayan. So, nung namatay si Kang, medyo okay lang. Sabi namin, medyo nakakalungkot, nakakaano man kasi namatay siya. So, think positive pa rin kami. Nagiging positibo pa rin kami, tuloy-tuloy lang. So, inalagaan namin si Book at saka si King na lang yung natira. Ayan. Hanggang sa lumaki na sila. So, ayun, habang lumalaki sila, si Bukikang na naman yung ulit. Gusto niya na naman magpabuntis ulit. Ayan. So, nung nabuntis na siya, abang pabuntis na siya, nag-extend din kami para sa kanya para mas lalong lumaki yung kulungan ng baboy namin kasi lumalaki na din, dumadami sila. So, ayun. Nag-extend kami ulit. Ayan. So, nung pangalawang panganak ni Bukikang, ayan, nung nanganak siya nung July, ayan. So, medyo nakakaba, nakakaano kasi sa first try namin, medyo failed kami doon. So, yung pangalawang try namin, medyo okay siya. Ayan. Na-surprise kami ni Bukikang. So, ayun. Na-bless kami ni Bukikang. Binigyan niya kami ng 14 na anak niya. Ayan. So, medyo nakakatuwa, nakaka-excite, na happy kasi sa lahat ng pinagdaanan namin para makamit yung mga
pangarap namin, yung mga ano namin. Yun, nabigyan niya kami ulit ng blessings galing kay Lord at kay Kikang Ayan. So, Lord at kay Kikang Ayan. So, bakit ko na-share ito? Bakit ko nasabi na achievement namin siya? Kasi malaki talaga na itulong ng baboy sa amin. Ayan. Kasi ayun, nung inalagaan namin si Book at saka si King, ayan, ito po yung naibigay nila sa amin. Nakabili kami ng hollow blocks para sa munting bahay namin. Ayan. So, nung July, nanganak si Bukikang, ayun, itong August lang, binenta namin yung 10 biik namin. Ayan. So, nung nabinta na namin, ayan, nakabili na naman kami ulit ng pangdagdag para sa aming munting bahay. Ayan. So, ayun, nung sinasama na namin, nagpagawa kami ng bahay. So, ito, guys, yung magiging trail dito. So, gusto namin i-share at ipasilip sa inyo yung munting bahay na naitulong ng baboy sa amin. Ayan. Nung pangdagdag tulong sa amin. Ayan. So, for the first time, gusto namin ipapasilip sa inyo yung unting tahanan na na unti-unti namin binubuo. Ayun. So, sana magustuhan nyo. May inspire kayo. At, samahan nyo kami para mabuo ito ng paunti-unti. Para lagi po kayong update sa aming unting tahanan na binubuo. Ayan. Sana na-inspire namin po kayo at sana kayo din po. Huwag po tayong mawala ng pag-asa, huwag po tayong manghinaan ng loob. Pray lang po tayo lagi na maaabutin natin yung mga pangarap natin. Ayan. Sana po samahan nyo kami, ipag-pray nyo po kami na hanggang matapos po namin tong bahay to. So, sana sabay-sabay nyo po kaming samahan para mabuo itong munting bahay na ibinigay sa amin ni Lord. Ayun, hopefully, mga kalinggay, sana makapag-extend kami ulit ng panibagong kulungan ng aming baboy. Ayan. Kasi sa apat na natira, kukuha kami ng pangalawang inahing baboy. Ayun. Sana God to be loving, God's grace. Sana matupad namin po yun habang inuunti-unti din namin matapos yung aming munting bahay. Ayun. So, ayun. So, God bless everyone. Keep safe. And bye-bye. Thank you. So, ayun. Ay. Meet Elmo. Ayun. Diyan ka lang. Diyan ka lang dyan.
Thank you.